So welcome nga guys sa ating video ngayong araw na ito. Para nga sa unang-unang topic natin, pag-uusapan natin itong injury na ito ni Giannis Antetokounmpo at itong reaction nga ni LeBron James at ng ibang mga NBA player tungkol sa kanya. Dahil sa Game 5 matchup nga nitong Milwaukee Bucks at ng Atlanta Hawks, merong hindi inaasahan na injury na nangyari dito kay Giannis Antetokounmpo. Sa replay pa nga lang noong nangyaring injury dito kay Giannis ay parang malala na nga yung injury, parang hyperextended at sobrang sakit dahil sa mukha pa lang neto ni Giannis Antetokounmpo ay mukha na nga sobrang sakit nung kanyang injury na natamo. Eto, tingnan nyo nga ng sandali yan ang injury neto ni Giannis kung hindi nyo pa nga ito nakikita. So matapos nga ng medyo matagal na nakahigalang itong si Giannis ay nakapaglakad naman siya at good sign nga yun sa injuring player lalong-lalo na sa tuhod. At kaso nga lang hindi na nga siya nakabalik sa laban na ito pero bumalik nga siya sa bench ng Milwaukee Bucks. At matapos nga yung injury neto ni Giannis Antetokounmpo na yan, ang mga NBA player na nakatutok at nanonood ay may reaction nga na ibinigay matapos ang injury neto ni Giannis Antetokounmpo. Isa nga dyan etong si LeBron James at napamura pa nga siya. At ito, tingnan nyo nga naging tweet neto ni LeBron James. Ang sumunod naman ay si Bradley Beal. Sabi niya nga tinag niya si Giannis Antetokounmpo sa kanyang tweet na prayers up nga din. At pati na rin etong si Trey ang nakalilang kalaban ay may nasabi nga rin. Sabi niya, sending my thoughts and prayers to Giannis Antetokounmpo. So yan nga ang ilang NBA players na nagbigay ng reaksyon sa kanilang Twitter account sa injury neto ni Giannis Antetokounmpo. At matapos nga ang laban netong Milwaukee Bucks at ng Atlanta Hawks, may report niyang lumabas. I-report nga nito ni Farbod S. na Ashari, sabi niya, yung mga tao daw sa Milwaukee Bucks organization ay natatakot or nangangamba na itong si Giannis Antetokounmpo ay nagkaroon ng severe ACL injury. Well, kapag severe na ACL injury ay isa lang naman ata yon at ayun ata ay torn ACL which is yung injury ni Klay Thompson na nag-sideline sa kanya for almost 1 year na. So ayun nga daw ang kinakatakot na itong mga tao sa organisasyon ng Milwaukee Bucks na makadaw mas seryoso pang naging injury na ito ni Giannis Antetokounmpo. Pero pangamba pa lang naman yon at titingnan nga nila ang resulta ng pagpapadoktor ni Giannis kung mild na injury lang ba ito or severe injury ito. I-update ko kayo guys sa mga susunod na video natin. At para nga sa ating susunod na report tungkol naman ito sa player ng Los Angeles Lakers na si Dennis Schroeder. Dahil ayon nga sa report, ito daw si Dennis Schroeder ay nakipag-usap na na gusto niya nga daw ng 100 million to 120 million contract in free agency. Di ba natatandaan nyo nga itinanggihan niya ang offer ng Los Angeles Lakers na 4-year 84 million US dollars. At yan, mukhang ang ganyang kalaki ang kontrata na gusto nito ni Dennis Schroeder. At sinabi pa nga sa report na ito na according daw kay Armin Andres na Vice President ng German Basketball Federation, the point guard is expecting to a deal in a range of 100 to 120 million. Sabi, yung point guard daw na si Dennis Schroeder ay ina-expect na magkaroon nga siya ng ganong kalaking kontrata sa free agency. At dagdag pa nga ng Vice President ng German Basketball Federation na yun daw ang dahilan kung bakit itong si Dennis Schroeder ay hindi maglalaro para sa kanyang bansang Germany sa Olympics para nga mga paghanda at maging deserving nga siya sa 120 million na kontrata. So hindi na nga muna siya naglaro sa bansang Germany para makapag-focus sa NBA. At sa tingin nyo ba guys, magpe-pay off ba yung hindi paglaro ni Dennis Schroeder sa Germany sa kanyang bansa? At makakakuha ba siya ng ganyang kalaking kontrata? Comment down below your opinion. At para naman sa huling topic natin, tungkol naman ito kay Giannis Antetokounmpo. Pero ngayon, good news naman dahil 'di ba may signature shoe itong si Giannis. At ngayon, lumabas na nga ang pangatlong version ng kanyang sapatos. Sinatawag itong Greek Freak 3. Tingnan niyo ang itsura ng sapatos ni Giannis Antetokounmpo. So trip niyo ba yung sapatos ni Giannis Antetokounmpo? Nagagandahan ba kayo? Comment down below kung ano ba ang opinion niyo. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday maroon tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!